Breathe in, Asia. Breathe in. Mahinang bulong ni Atasha sa sarili habang pilit pinapakalma ang malakas na kabog ng puso niya. Sa 5 taong pagiging doktor niya at sa dami na ng pasyenteng nagamot niya, ngayon lamang siya kinabahan ng sobra na halos manginig na ang buong katawan niya. Ngunit hindi yun dahil sa hindi niya alam kung anong gagawin, kundi dahil sa taong naghihintay sa kanya sa emergency room. Si Matias yun, ang dati niyang fiancé. Naging kasintahan niya ito noon, ngunit naghiwalay rin sila nang dahil sa kasinungalingan nito. Kaya mo to, Asia. Si Matias lang yan. 5 taon ka ng neurologist. Wala kang dapat ikatakot. Just do your job and forget the past. Anya pa sa sarili. Ilang puntong hininga pa bago siya nakakuha ng lakas ng loob para puntahan si Matias sa emergency room. Pagkarating doon ay agad niyang binalingan si Andrea, ang attending nurse emergency room. Status. Seryoso niyang tanong sa nurse. May deep laceration po sa noon ng pasyente, Doc, caused by a fallen object. Fallen object? Takang tanong ni Asia sabay baling kay Matias na malamig ang tingin sa kanya. Mukhang hindi rin ito gustong muli siyang makita. I'm an architect and I work in a construction site, Doc. Malamig na sagot naman ng lalaki. Hindi ba uso ang hardhead sa construction site niyo? I was in a safe zone. Sadyang hindi lang sinasadyang may nanaglag na scrap galing sa dumaang tractor. It wasn't a safe zone if randomly a scrap falls above it. Anya, sabay senyas kay Andrea na iabot sa kanya ang forceps. Anong gagawin mo? Pigil sa kanya ni Matias nang akmang ididikit na niya sa balat nito ang forceps. Napairap siya. Tatahiin ko ang sugat mo. Kailangan ba talaga niyan? You have a deep laceration. So yes, this is needed. Sagot niya bago bumaling kay Andrea para iabot naman ang needle holder. Pagkatapos niyang saksakan ng anesthesia si Matias. At dahil hindi naman malaki ang kailangan tahiin, mabilis din niyang natapos ang procedure. Get him a CT scan, Andrea. Noted, Doc. Bumaling ulit siya kay Matias. If you still have questions, you can ask Nurse Andrea. She will be glad to assist you, sir. Bakit sa kanya? Bakit hindi sa'yo? Ikaw ang doktor ko, kaya bakit ipapasa mo ako sa nurse? Hindi kita ipinapasa sa iba, sir. Doktor mo pa rin ako. Pero hindi pwedeng sa'yo lang ako tututok. May iba pa akong pasyente na kailangang asikasuhin. At hindi ko magagawa yun kung hindi ko ibibilin sa mga nurse ang ibang pasyente. Still, bakit hindi ako pwedeng dumiretso sa'yo? Mas masungit na tanong ni Matias. Sasagot na sana si Asia nang biglang may babaeng sumulpot sa gilid niya. Dumiretso ito kay Matias tapos ay sinapo ang mukha ng lalaki. Matias, oh God, anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito kay Matias. Kilala ni Asia kung sino to. Si Kelly, ang kaibigan ni Matias. Wala to, Kelly. I'm okay. Mahinahong sagot ni Matias dito. Anong wala? Tingnan mo nga ang sarili mo. Duguan ka, Matias. At ito, ano to? Tinahi? Gano'ng kalalim ang sugat mo? Aksidente lang to sa site, Kelly. Hindi maiiwasan. Huwag ka na mag-alala. Okay lang talaga ako. Kinuha ni Matias ang kamay ni Kelly mula sa mukha ng binata at hinawakan yon. Napabuntong hininga na lamang si Asia matapos masaksihan ang tagpong yon. Sinanyasan niya si Andrea na ito na ang bahala kay Matias. Tumalima naman si Andrea. Pagbalik sa nurse station ay agad siyang sinalubong ni Shena. Kaibigan niya itong doktor din. Si Matias ba yun, Asia? Tumango naman siya at sumagot. Oo, siya nga. Siya na yun? Ang laki ng pinagbago niya, friend. Totoong malaki ang pinagbago ng dating nobyo niya. Mula sa itsura, pananalita, lalo na sa ugali. Napansin din niya yun kanina. Sino pala yung kasama niya? Girlfriend niya yata? Sagot naman niyang hindi ito nililingon. Abala siya sa pag-check ng files ng iba niyang pasyente. Girlfriend? Nagkibit-balikat siya. Hindi ako sigurado, pero hindi naman siguro yan pupunta rito kung wala silang relasyon, di ba? Tatanungin ko, friend. Huwag mo nang subukan, Shena. Baka sumitan ka lang din. Saka baka sabihin nila chismosa ka. Ano ka ba? Babala niya rito. Sinungitan ka ba ng ex mo? Hindi naman siya sumagot pa at nagkibit-balikat na lamang. Pero parang ganoon na nga ang naging asta ni Matias kanina.
Masama din ito kung makatingin sa kanya na para bang siya ang may ginawang mali sa relasyon nila kaya sila naghiwalay. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ni Atasha kung bakit sila naghiwalay ni Matias. Nagsimula yun ang aksidente niyang makita ang ama nito sa isang medical mission. Sponsor ito noon sa event at hindi mahirap kilalanin ang matandang ama ni Matias dahil magkamukhang magkamukha ang dalawa. Pagkatapos ay nalaman pa niya na magkaapelido ang dalawa. Nang una ay nais niya lang magpakilala bilang nobya ni Matias. Di lang kasintahan ng anak nito, gusto niyang tanungin ng Ginoo kung kumusta ang kalagayan nito at kalusugan. At kalaunan ay tanungin kung bakit kinalimutan na nito si Matias. Dahil ayon kay Matias, inabandon na ito ng mga magulang nito simula nang maghiwalay ang mga to. Dahilan kung bakit ang lolo at lola ng binata ang nagpalaki at tumayguyod dito. Ngunit sa paghaba ng kwentuhan nila, hindi inaasahan ni Asia ang mga nalaman niya galing sa Ginoo. Ayon dito, hindi naman to nawala sa buhay ni Matias, lalo na sa buhay ni Matthew na anak daw umano ni Matias. Noong una ay hindi pa siya naniniwala, ngunit napakitaan na siya ng Ginoo ng larawan ng isang bata na may hawig kay Matias ay nadismaya na siya agad sa nobyo. Meron ding pinakita ang Ginoo na larawan ni Matias na may kasamang babae at isang sanggol. Tingin ni Asia ay luma na yun. Ngunit ang katotohanan na totoo ang sinasabi ng ama ng kanyang nobyo ay sadyang dumurog sa puso niya. Nagtiwala siya kay Matias na mahal siya nito at siya lang ang babae sa buhay nito. Ngunit ang lahat ng yun ay kisinungalingan lamang pala. Sinubukan niyang komprontahin si Matias tungkol sa natuklasan niya. Pero mas pinili ni Matias na huwag magsalita. Bagay na sadyang nakapanghihina para sa kanya. Kaya naman, kahit anong pagkukumilit ni Matias noon na kausapin siya, ay hindi na niya ito pinagbigyan pa. Imbes ay pinili na lamang niya itong hiwalayan. Anong pagmamahalan kung puno ng kasinungalingan? Wala sa bokabularyo ni Asia na maging kabit at makasira ng pamilya. Kaya naman nang wala siyang marinig na paliwanag kay Matias, hinanda na niya ang sarili niya na iwan to. Mula noon ay hindi na sila muling nakita. Ngayon na lamang ulit sa ospital. May project ang binata malapit sa ospital. Kaya nang maaksidente ay doon agad ito isinugod ng mga kasama sa construction site. Pero alam mo, Doc Asia, parang ang bilis na ka-move on ng ex mo. Samantalang ikaw, ito, umaasa pa rin sa kanya. 5 taon na, pero bakit hanggang ngayon siya pa rin ang gusto mo, Asia? Wika ni Shena. Alam nito ang tungkol sa kanila ni Matias dahil mula college ay kaibigan na niya ang doktora. Umiling na lang siya. Kilala kita, Asia. Alam kong siya pa rin. At alam na alam kong umaasa ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon dahil nakita mong may iba na siya? Shena? Diyos ko, Atasha. Mag-move on ka na. Wala naman ng pag-asa, oh. Alam ko naman. Ani na lamang dahil alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ng kaibigan. Tama naman si Shena. Umaasa pa rin siya sa dating nobyo. Pero umaasa lang na magpapaliwanag to sa kanya. Umaasa siya na pabubulaanan nito ang mga natuklasan niya. Sa tingin niya ay naghihintay lang siya ng sagot mula rito para makapagpatuloy na siya at tuluyang makapag-move on. Pero hindi naman siya totally umaasa na magkakabalikan pa sila. Sadya lamang masyado niyang minahal si Matias noon at labis siyang nasaktan, kaya naging sanhi yun ng sugat sa puso niya. Kaya siguro ayaw pa rin niyang magmahal ng iba. Sa kabilang banda, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Matias habang nakatingin sa kisame ng hospital room niya. Ayos naman na ang kalagayan ng sugat niya at hinihintay na lamang niya ang magiging resulta ng ginawang CT scan sa kanya. At habang naghihintay, hindi niya maiwasang isipin ang pagtatagpo muli nila ni Atasha. At hindi siya magsisinungaling na bumalik lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya simula nang hiwalayan siya nito. At sa tuwing iniisip niya ang dahilan ng pakikipaghiwalay nito, 2 dahilan lamang lagi ang pumapasok sa isip niya. Yun ay dahil sa mahirap lamang siya at wala pang napapatunayan sa buhay. Nag-aaral na para maging doktor noon si Atasha nang makilala niya ang dalaga. Habang siya naman ay isang hamak na college dropout na nagsasideline ng kung ano-ano ang trabaho. At isa sa mga trabahong yun ay ang pagiging janitor sa ospital kung saan nag-i-internship si Atasha. Doon niya ito unang nakita at sinubukang kilalanin. Aminado mang suntok sa buwan na mapansin siya ni Atasha noon
ay sinubukan niya pa rin. Ginawa niya ang lahat para makuha ang loob nito. Kaya naman nang nabigyan siya ng pagkakataon na iparamdam rito ang pagmamahal niya, ay wala na siyang inaksaya pang oras. Nagsumikap siyang ayusin ang buhay niya. At kahit 25 na siya, nagsumikap siyang bumalik sa pag-aaral. Nagtatrabaho siya sa araw at nag-aaral naman sa gabi. Kaya lamang, hindi na hinintay pa ni Atasha na maging maayos ang buhay niya dahil nakipaghiwalay na ito sa kanya nang dahil lamang sa maliit na bagay. Totoong may anak na siya at wala naman siyang balak ilihim sana yun kay Atasha noon. Kaya lang, masakit pa talaga para sa kanya ang pagkawala ng kanyang anak na si Matthew na namatay sa sepsis. Kaya hindi niya pa ito maikwento kahit kanino. Hindi yun naunawaan ni Atasha. Kaya noong hindi siya nagpaliwanag dito, nagalit ito at tuluyan na siyang iniwan. Sinubukan niyang ayusin ang relasyon nila, pero sadyang naging sarado na ang dalaga para sa kanya. Umukit na sa isip ni Atasha na may pamilya na siya at niloko niya to. Totoo na pinagsisisihan niya na hindi siya naging tapat kay Atasha noon. Pero naisip din niya na marahil ay hindi talaga siya ganoon kamahal ni Atasha. Kaya madali nitong iwan siya at hindi bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag noong handa na siyang ikwento dito ang lahat ng natuklasan nito mula sa kanyang ama. Naisip din ni Matias na sino ba siya para ipaglaban ni Atasha. Isang hamak lamang siyang janitor, ni walang kayang ipagmalaki kahit kanino. Naging motivation niya ang paghihiwalay nila para lalong magsumikap sa buhay. At ngayong muli silang nagkita, bumalik na naman ang kirot sa puso niya. Siya yun, hindi ba? Yung ex-girlfriend mo? Tanong ni Kelly kay Matias. Nasa gilid niya ito. Kunot noon naman siyang napabaling dito. Sino? Yung doktor na gumamot sa'yo kanina. Siya yun, di ba? Hindi naman siya sumagot pa at tumitig lamang kay Kelly. Matagal na niyang kaibigan si Kelly at alam na alam rin niya ang tungkol sa nararamdaman ni Kelly para sa kanya. Ngunit para kay Matias, kaibigan lang talaga ito. At hindi nalalagpas pa roon ang kaya niyang maramdaman para sa dalaga. Kaya ba ganun ka sa akin kanina? Gusto mo bang isipin niya na meron tayo? Ha, Matias? Umiling siya. Hindi, Kelly. Wala akong iniisip na ganyan. At sa 5 taon na nakalipas, kaya kung may nararamdaman man ako para sa kanya, wala nang iba pa yun kundi galit. Matias, manipis na tali lang ang pagitan ng galit at pagmamahal. Kung hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa kanya, ibig sabihin lang nun eh, mahal mo pa rin siya. You're overthinking, Kelly. Pangako, wala na akong natitirang pagmamahal pa para sa kanya. Natutunan ko na ang leksyon ko at sapat na yun para hindi na ako bumalik pa sa kanya. Sana lang nga, Matias. Tandaan mo sana ang lahat ng pinagdaanan mo nang dahil sa kanya. Iniwan ka niya nang dahil sa may anak ka na nang hindi mo lang pinapakinggan ang eksplenasyon mo. Pagmamahal ba yun? Ngumisi naman siya rito. Tandang-tanda ako, Kelly. Hindi ko malilimutan. Paano pala kung may gusto pa siya sa'yo at sabihin niyang gusto niyang sumubok ulit kayo o ayusin ang nasira niyong relasyon noon? Napakalaking kamalian na magagawa niya yun, Kelly. Sisiguraduhin ko makakaganti ako sa kanya kung sakali man. Malinaw pa sa alaala ni Matias ang lahat. Ang bawat salitang binitiwan ni Atasha sa kanya. Bawat pagmamakaawa niyang pakinggan siya nito. At malinaw din sa kanya ang imahe ni Atasha kasama ang mayamang ex-boyfriend nitong si Lester na magkayakap ilang linggo pa lamang ang nakalipas simula nang makipaghiwalay si Atasha sa kanya. At lahat ng yun ay sariwang-sariwa pa sa mga alaala niya. At para sa kanya, sapat na ngayon para hindi na siya magpautupang muli rito. Hindi naman niya tinanggap noon ang pakikipag-break ni Atasha dahil umaasa siyang maaayos pa nila ang lahat kapag handa na siyang magpaliwanag dito. Pero napakasakit na ilang linggo pa lang ang nakalipas, nakikipagyakapan na agad ito sa iba. Panatagin mo ako kung ganun, Matias. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala ako sa iyong wala na talagang pag-asa pa para sa inyo ni Atasha. Tinaasan niya ito ng kilay. Anong gusto mong marinig galing sa akin para mapanatag ka, Kelly? Matapang naman itong tumitig sa kanya. Piliin mo ako, Matias. Pagkatapos mong magigante, piliin mo ako. Gamitin mo ako para mapatunayan mo kay Atasha na wala na siyang espasyo sa buhay mo. Na wala na siyang babalikan pa sa'yo dahil meron nang ako. Hindi naman na siya nagulat sa narinig dito. Hindi, Kelly. Pasensya ka na pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Kaibigan kita at alam mo hanggang doon lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Masasaktan lang kita. Sinasaktan mo na ako ngayon. Ano pa ang pinagkaiba nun, Matias?
Kelly, please. Ang sabihin mo, mahal mo pa siya. Hindi mo ako kayang piliin dahil siya pa rin. Siya at siya pa rin ang pinipili mo at mahal mo kahit na sinaktan ka na niya noon. Bumuntong hininga naman si Matias. Mali ka, Kelly. Hindi ko siya pinipili. Sadyang hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Pasensya na kung nasasaktan kita dahil doon. Mas gugustuhin ko pang manatili tayong magkaibigan kaysa naman gawin ko ang gusto mo. Lalo naman itong naiyak dahil doon. Bakit, Matias? Ano bang wala sa akin na meron siya? Anong nakita mo sa kanya na hindi mo makita sa akin kahit anong gawin ko? Kelly. Ano? Sabihin mo naman sa akin, Matias. Alam mo namang mahal na mahal kita at handa akong gawin na lahat para sa'yo. Pero bakit hindi mo yun makita? Bakit pag kay Atasha ang dali-dali mong bumigay? Pero bakit pag sa akin nakasama mo ng mga panahong kailangan mo siya, ang damot-damot mo? Bakit, Matias? I'm so sorry, Kelly. Hindi yan ang gusto kong marinig, Matias. Sawang-sawa na ako sa kakasorry mo. Ang gusto ko lang naman ay mahalin mo rin ako. Kahit hindi nakatulad ng pagmamahal mo kay Atasha. Kahit konti lang, Matias. Mahalin mo naman ako. Umiling ulit siya na lalo nakapagpaiyak rito. Kitang-kita niya kung paano gumuho ang mundo nito sa harap niya. Ngunit wala naman siyang magagawa para roon. Kaibigan lang talaga ito para sa kanya. At ayaw niyang bigyan ito ng maling pag-asa nang dahil lang sa gusto niyang makipaghiganti kay Atasha. Ang damot mo. Ang damot-damot mo, Matias. Hagulhol pa nito bago padabog na umalis sa silid niya. Napailing na lamang si Matias habang pinanonood ang pag-alis nito. Abot-abot naman ang sakit na nararamdaman ni Kelly sa mga narinig kay Matias. Matagal na nitong gusto si Matias, ngunit simula nang dumating si Atasha sa buhay ni Matias, ay naging imposible na papansin ito ng binata. Kaya naman ang maghiwalay ang dalawa, abot-abot ang kagalakan na naramdaman ni Kelly. Para dito ay pagkakataonan nito yon para ito naman ang mahalin ni Matias. Ngunit hindi pa man yun nangyayari ay ito na naman si Atasha. Bigla na lang bumalik sa buhay nila. At alam ni Kelly na magugulo na naman ang lahat dahil sa babaeng yun. Where were you yesterday? Dinig ni Kelly na tanong ni Matias kay Atasha. Kababalik lang ni Kelly galing sa hardin ng ospital para pakalmahin ang sarili. At ito maaabutan nito. Kita nito ang pagkunot ng noo ni Atasha. What's the matter, sir? Hindi umimik si Matias. What's the matter, Sir Matias? May nangyari ba? Tanong ulit ni Atasha sabay lingon kay Nurse Andrea. I called for you yesterday, but you were nowhere to be found. Wala kahit isang nurse o doktor ang makapagsabi kung nasan ka. Pasinghal na sagot ni Matias. Si Nurse Andrea ang sumagot. Sir, kumalma lang po tayo. Huwag po kayong sumigaw. Hindi ikaw ang kausap ko. Putol ni Matias kay Nurse Andrea mula sa pagsasalita na nakapagpabigla kay Kelly at Atasha. Matias, tawag ni Kelly rito nang hindi na nakatiis. Excuse me, sir. I understand your frustration, but you don't have to be rude. We're not getting paid to be disrespected here. Sabi naman ni Atasha. Tiningnan ni Matias ng masama ang dalagang doktora. Not getting paid to be disrespected? Bakit binabayaran ba kayo para magpaasa ng pasyente nyo? Hindi ko alam na ganong klase ng doktor ka pala. Nangangakong babalik pero hindi. Ano pinagkaiba mo sa nangakong hindi aalis pero umilis pa rin? Matias, you're being rude. Doktor mo siya, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa kanya. Singit na ni Kelly sa usapan sabay hawak sa braso ng binata. Pasensya na, sir. Dr. Atasha had an asthma attack yesterday. You don't have to explain, Nurse Andrea. Putol ni Atasha sa sasabihin ni Nurse Andrea bago bumaling kay Matias. If that's how you perceive me just because I wasn't able to attend to your call yesterday, then be it. And if you think we're not competent enough to help you, you're free to transfer to another hospital, Sir Matias. I will process your transfer and you don't have to pay anything here. Dagdag pa ng doktora. Nakakuyom ang mga palad niya at kitang-kita ni Kelly kung paano panoorin ni Matias yun. At kung paano kumunot ang mga noon nito nang makita ang band-aid sa likod ng palad ni Atasha. I can pay. I will pay for my bill. Mabilis na sagot ni Matias bago inalis ang mga tingin nito sa kamay ni Atasha. Suit yourself. Sabi na lang ni Atasha bago tumalikod at umalis na. At ang makita yon ay nagpapatunay sa takot ni Kelly. Alam nitong kahit ilang beses itanggi ni Matias ang tunay na nararamdaman nito para sa dating kasintahan. Hindi pa rin ito maiiwasan ng katotohanan.
Kaya naman sa pagkakataong ito, hindi nahahayaan ni Kelly na magkalapit muli ang dalawa. Hindi na nito hahayaang maagawan na naman ito ng pwesto. Buong akala naman ni Atasha ay huling beses na niyang makikita si Matias pagkatapos ma-discharge ng binata sa ospital. Pero nagkamali siya. Dahil isang linggo matapos makalabas ni Matias, ay muli na namang nagtagpo ang mga landas nila sa binyag ng anak ng best friend niyang si Zara. Kaibigan din kasi ni Matias ang asawa ni Zara. Kaya hindi na nakapagtataka na nandun din ito. You're late, hindi ka na nakaabot sa seminar. Salubong sa kanya ni Zara nang tabihan niya ito sa upuan. I'm sorry, I just got out of the hospital. Ngayon lang? Oo, on call ako. Maikling paliwanag niya na agad namang naintindihan ni Zara. Did you even sleep, Asia? I nap. Zara squinted her eyes and asked her, how long is that nap? Sanay na siya sa kaibigan, para itong nanay niya kung sitahin siya. Nagkibit-balikat naman siya. Huwag ka mag-alala sa akin, Za. Ayos lang ako, pero hindi ko maipapangako na makakatagal pa ako sa reception, ha? On-call pa rin kasi ako at baka tawagan ulit ako sa ospital ng mga oras. Fine. Pero nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Mas maputla ka na kaysa dati. At tingnan mo nga yung eyebags mo, sobrang laki. Normal lang to sa profession ko, Zara. Sagot niya sabay baling ng atensyon niya sa batang karga ng kaibigan. Ang cute-cute mo naman, baby. Kailan kaya ako magkakaganito? Mag-boyfriend ka muna, girl. Hindi ka magkaka-baby kung hindi ka magbo-boyfriend muna. Sige, bukas na bukas maghahanap na agad ako ng boyfriend. Biro niya. As you should. You're already 30, Atasha. My God, akala ko mauuna ka pa sa aking ikasal dati. Akala ko rin eh. Natatawa niyang sagot. Teka, gusto mo bang ireto kita sa pamangkin ni Mama Chai? He's a lawyer. Anito na nakaagaw naman ng atensyon ni Atasha. Nagangat siya ng tingin mula sa anak nito para sana tingnan ang kaibigan. Ngunit sa halip, ang isang pares ng kayumangging mga mata ang nakasalubong lang sa kanya. Nakatingin ito ng matalim sa kanya. Hindi niya napansin na nasa likuran lang pala nila si Matias. Hindi na lamang niya ito pinansin at bumaling na lang ulit sa mag-ina. Mama Chai has a lawyer nephew? Yep, si Nicolas. Do you still remember him? We were playmates before. Yes, of course. How was he? I haven't heard about him since high school. Crush ka kaya nun, kaso masyado kang focus sa pag-aaral kaya lumayo na lang siya sayo. So ano? Irereto na ba kita kay Nicolas? Yeah, sure. Wala namang problema. Napangisi naman si Zara sa naging sagot niya. Wow, about time, ha? Huh? Yeah, about time. Sabi mo nga, I'm getting old na. Nakangisi niyang saad. Napalingon naman silang sabay ni Zara sa likuran nila nang biglang may bumagsak doon. Cellphone ata. Nagtama na naman ang mga mata nila ni Matias. At kung matalim lang ang titig nito sa kanya kanina, ngayon ay sigurado siyang galit na ito sa hindi niya malamang dahilan. Hindi na lang ulit niya ito pinansin lalo na't nagsimula na ang misa ng binyag. At dahil konti lang naman ang bininyagan, mabilis lang din itong natapos. Kaya mo pa bang mag-drive? Tanong ni Zara sa kanya. Nasa parking lot na sila ngayon. Handa nang lumipat sa reception area. Ngumiti naman siya. Kaya ko pa naman. See you at the venue, okay? We will convoy Atasha. Ani Alfred ang asawa ni Zara. Tumango naman siya. Okay. Kumaway pa siya sa mga ito bago tumalikod at naglakad papunta sa kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Naabutan naman niyang nakasandal si Matias sa katabing sasakyan ng kanya. May ginagawa ito sa telepono nito. Nagte-text marahin. Nagangat naman si Matias ng ulo nang makalapit na siya. At kahit anong pilit niyang iwasan ng mga mata nito ay nabigo pa rin siya. Excuse me. Sabi niya dahil nakaharang ito sa dadaanan niya. Agad naman itong umayos ng tayo para makaraan siya. Salamat. Nice car. Ani Matias habang nakatingin sa sasakyan niya. Thanks. Yours too. Sagot niya sabay baling sa Chevrolet nito. Nagangat ito ng tingin para salubungin ang sa kanya. Where is your Range Rover? Tanong ng lalaki. I sold it. Sagot niyang walang gana. Tumango naman ito tapos ay humisi. I see. Tumalikod na si Matias sa kanya at sumakay sa sasakyan nito.
Napabuntong hininga ulit si Atasha at sumakay na rin sa kotse niya, tapos ay nagmaneho na palabas ng parking lot. Nag-convoy siya sa sasakyan ni na Alfred at Sarah, at sa likod niya ay ang kotse ni Matias. Pagdating sa reception, pinili niyang mag-park malapit sa exit, para pag nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital, madali siyang makakalabas at makakaalis. Samantala, hindi naman maiwasang mainis ni Matias sa mga pag-uusap na narinig niya sa mga kasama niya sa lamesa. Sa totoo lang, kanina pa siya naiinis sa simbahan pa lang, pero nadagdagan yun ngayong nasa reception na sila. Kanina pa kasi pinag-uusapan ng mga kasama niya si Atasha tungkol sa hindi pa nito pag-aasawa at hindi niya nagustuhan ng mga lumalabas sa bibig ng mga to. Kaya naman bago pa siya may magawang hindi maganda, mas pinili na lamang niyang umalis. Labas muna ako. Paalam niya kay Alfred. Uuwi ka na, pare. Hindi, yosi lang. Tinitigan naman muna siya nito. Iniisip mong nagsasabi siya ng totoo bago tumango. Huwag kang uuwi agad ha. May after party pa. Oo, huwag kang mag-alala. Yosi lang talaga ako sa labas. Sagot niya ritong nakangisi. Tinapik niya pa ito sa balikat bago tuluyang lumabas ng venue. Sa exit siya nagdiretso at agad nagsindi ng sigarilyo pagkarating niya roon. Ilang minuto naman simula nang lumabas siya, ay natanaw naman niya ang paglabas rin ni Atasha at paglipat sa kinaroroonan niya. Agad niyang tinapon sa semento ang hawak na sigarilyo at tinapakan ng upos niyon. Binugaw niya rin palayo ang usok na manadaanan nito. Ngunit nilampasan lang siya ni Atasha na hindi man lang siya sinulyapan. At ewan niya, lalo lamang nadagdagan ang inis niya sa ginawa nito. Hindi na rin sana niya ito papansinin. Ngunit may kung ano ang pumasok sa isip niya at bigla na lamang niyang naisipang sundan ito nang lumabas ito ng parking lot. What the hell is she planning? Kausap niya sa sarili nang huminto sa gilid ng daanan ang sasakyan ni Atasha. Hinintay niyang umandar ulit ang kotse nito. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin ito gumagalaw. Nakapark lang ito at wala siyang matanaw na kahit anong paggalaw galing sa loob ng sasakyan. Kaya naman kahit labag sa loob niya, ay bumaba na siya ng sariling sasakyan para silipin ang dating kasintahan. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Atasha nang ibaba nito ang bintana ng sasakyan nito. Sleeping? Takang sagot naman ito sa kanya. Nagtagis ang mga panga ni Matias. Are you trying to kill yourself? Ha? Di ba sinabi ko na sa'yo noon na delikadong matulog sa loob ng sasakyan? Gusto mo bang mamatay? Bakit naman ako mamamatay? Teka, anong ginagawa mo? Get out! Anya rito pagkatapos niyang abutin ang lock ng pinto ng sasakyan nito at hatakin yun pabukas. Why? No! Why would I get out of my car? Tanggi ni Asia. Muling nag-ikting ang mga panga ni Matias. Matigas pa rin ang ulo ah. Anya at walang babala na binuhat niya si Asia palabas ng driver's seat. What the hell, Matias? Put me down! Sigaw ni Atasha at hinampas ang dibdib niya. Ngunit sa halip na gawin ang hiniling nito sa kanya, naglakad siya papunta sa passenger seat side at walang kahirap-hirap na binuksan ang pinto ng kotse nito at inilapag niya ang doktora roon. Stay there and shut your mouth. Utos niya sabay suot ng seatbelt at inirecline ang inuupuan nito para makahiga si Asia. Now sleep. What are you doing, Matias? I'm doing you a favor. Umiling si Atasha at sinubukang bumangon, ngunit agad niya itong itinulak pabalik. Nanatili ang kamay niya sa balikat nito habang nakadukwang to. I said stay and sleep, Atasha. I'm not your slave, Matias, and I don't need your help. Napasinghal naman siya sa sinabi nito. Ang tigas-tigas pa rin ang ulo mo, Atasha. Oo, Ana, matigas na ang ulo ko. Ano naman sa'yo? Shut up. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at may tinawagan. I need your help. Yes, 2 blocks away from Nisaria's hotel. What the hell are you doing, Matias? Singal ni Atasha, pero tinaasan lamang niya ito ng hintuturo. Minamanduhan itong manahimik muna. Patuloy pa rin kinakausap ni Matias ang nasa kabilang linya ng cellphone nito. Yes, just get my car from here, okay? I will wait. Just make it fast. What was that, Matias? Takang tanong ni Asia. Called someone to pick up my car. That's it. Why would you ask someone to pick up your car? Tinaasan niya ito ng kilay. Because I can't just leave my car here. Why would you leave it here in the first place?
Because I'm driving you home. Driving me what? Why would you even do that? Inis na nagtatakang tanong ni Asia. Would you rather sleep here and die due to suffocation? Doktor ka pero hindi mo naisip yun? Ano ba pakialam mo kung mamatay ako? Hindi mo naman ako responsibilidad ah. I told you, I am not someone you can't control, Architect Manzano. Bakit ka ba kasi nakikialam ha? Ano naman kung masuffocate ako at mamatay? Ano naman yun sa'yo ha? Napasinghal na naman siya sa sinabi ni Atasha. Inis na siya sa katigasan ng ulo nito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Oo na. Matigas nga. Paulit-ulit ka. Why do you even have to do this? Why do you even have to care? I am trying my best to forget you, Matias. To move on from you. So please, please let me move on from you. Natigilan naman si Matias sa mga sinabi nito. Ngunit hindi dahil naantig ang kanyang kalooban, kundi dahil nakita na niya ang pagkakataong hinihintay niya. Binibigyan na siya ni Atasha ng pagkakataon na maisagawa ang plano niyang paghihiganti. No, I will not do that. Anya, pilit itinatago ang gising gustong mamutawi sa mga labi niya. For goodness sake, Matias, please don't make this difficult. Pinuto naman niya ang sasabihin pa sana ni Atasha nang kabigin niya ito sa bewang at halikan sa labi. Bumalik ka na sa akin. Anya pa bago muling si Eileen si Asia ng halik. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala si Atasha sa mga narinig niya galing kay Matias. Halos sumabog ang puso niya sa pinaghalong saya at sakit. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Ngunit ganun pa man, ayaw na niyang magising pa sa panaginip na ito. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya kay Matias. Mangiyak-ngiyak na siya sa pinaghalo-halong emosyon na nararamdaman niya. Parang kinurot naman ulit ang puso niya nang tumango si Matias. Hindi ko gugustuhin na maging tayo ulit kung hindi kita mahal, Atasha. Kaya pakiusap, bumalik ka na sa akin. Hindi naman niya maiwasang mapailing at mapaatras dito. Naisip niya ang eksenang nasaksihan niya sa ospital. Kung paano ito hawakan at tingnan ni Kelly. Pero paano ang anak mo? Ang nanay niya? Paano sila, Matias? Matagal nang wala ang anak ko, Atasha. Patay na siya. Hindi mo na rin kailangan pang isipin ang nanay niya dahil matagal na rin kaming wala. Paliwanag ni Matias. Ha? Bakit? Hindi makapaniwala niyang tanong. My son Matthew died due to sepsis when he was 1 month old. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko na siya nabanggit pa sa'yo. Umiling-iling naman si Asia. Kumunot ang noon ni Matias. Hanggang ngayon ay wala ka pa rin tiwala sa akin para paniwalaan ang mga sinasabi ko. Di ba, Atasha? Hindi ko alam, Matias. Ang hirap paniwalaan. Ayoko lang makasakit ng ibang tao. Hindi ko kayang mangagaw ng hindi naman sa akin. Maniwala ka, dahil yun ang totoo. At sa'yo ako, Atasha. Iyong iyo ako. At sinasaktan mo ulit ako ngayon dahil ganyan ang iniisip mo sa akin. Hanggang ngayon ay ganyan pa rin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kayang pakinggan at paniwalaan. Kumirot naman ang puso ni Atasha sa sinabi nito. Alam niya ang pagkakamali niya noon. Alam niyang labis niya itong nasaktan at ayaw na niyang ulitin pa yon. Kaya naman, sa takot na masaktan niya pa ulit ang binata, isinantabi na lamang ni Atasha ang pangamba at tinanggap muli ng buong buo si Matias. I'm really sorry. Let's get back together, please. May time pa naman tayo to start over again. Anya rito bago abutin ang batok ni Matias. Nasa labas pa rin dito ng kotse. Wala namang makakakita sa kanila dahil walang bahayan sa paligid nila. Niyakap niya si Matias ng sobrang higpit at sa loob ng nakalipas na 5 taon, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng kakaibang init na tanging si Matias lang ang nakakapagbigay sa kanya. Sige na, Atasha. Matulog ka na muna. Saka na natin pag-usapan to ng maayos kapag may sapat ka ng pahinga. Tumalima naman ang dalaga. Sumakay na siya sa kotse para ipagmaneho ang doktora. Hindi maiwasang mapangisi ni Matias habang nagmamaneho pa uwi sa kondo niya tuwing magagawi ang tingin niya sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Naroon si Atasha at mahimbing na natutulog. Hindi niya inaasahang mabilis niya lang napapaamo si Atasha. Kaya ang makita itong nasa tabi niya ngayon at payapang natutulog ay sadyang kamangha-mangha para sa kanya. Atasha, wake up. We're here. Gising niya rito habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. Dahan-dahang namang iminulat ni Atasha ang mga mata. Tumitig pa si Atasha sa kanya ng ilang saglit. Tila naguguluhan kung bakit nasa harap siya nito. We're here.
ulit ni Matias para matauhan to. Lumingaling nga naman si Atasha sa paligid at kumunot naman ang noon nito pagkatapos mapagtantong nasa hindi pamilya na lugar to. Nasaan tayo, Matias? We're in my condo's parking lot. Dito na kita inuwi dahil hindi ko alam ang address mo. At narinig ko rin ang usapan niyo ni Sarah kanina. Kaya alam kong wala ka pang tulog at ayaw kong gisingin ka. Ganun ba? Pasensya na. Naabala pa tuloy kita. Hindi to abala para sa akin, Natasha. At saka, ayaw mo bang makita kung saan ako nakatira ngayon? Gusto. Nahihiyang sagot naman ni Atasha. Napangisi naman siya sa sagot ni Atasha at walang dalawang isip na hinawakan ng kamay nito para igiya palabas ng sasakyan nito. Dala nila ang sasakyan nito habang ang kanya naman ay pinagkatiwala niya sa isang kaibigan na imaneho pa uwi sa kanya. This is my place. Anya nang makapasok na sila sa loob ng unit niya. Nakangiting lumingon siya kay Atasha at kitang-kita niya kung paano ito namangha sa mga nakikita nito sa loob ng unit niya. Halika, upo ka muna. Aya niya nang hindi gumalaw si Atasha sa kinauupuan nito. Hinila niya ito papunta sa sofa at pinaupo. May gusto ko bang inumin, Natasha? Umiling naman si Atasha. Mangha pa rin itong nagmamasid sa buong unit niya. Ang ganda ng unit mo, Matias. Thank you. I designed this. Really? Yeah, this whole building. Ako ang architect nitong tower. Napanganga naman si Atasha sa narinig. Talaga? Wow, ang galing mo. Ginagawa ko lang ang best ko sa bawat design na ginagawa ko. Wala namang espesyal dun eh. Anya. No, Matias. You're very talented. And I knew from the very start that you will be a big name in this industry. At hindi naman ako nagkamali ron. I mean, look at you now. You're architect Matias Manzano. Gumisi naman siya tapos ay hinila ito sa kanyang kandungan. Ipinulupot niya ang mga braso rito at mahigpit itong niyakap. I am who I am today because of you, Atasha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako successful ngayon. Bulong niya dito. Sa lahat ng katotohanan na alam ni Matias, itong parte ng buhay niya ito ang pinakatotoo. Si Atasha ang dahilan ng lahat sa buhay niya. Lahat ng saya, sakit, galit at lungkot na nararamdaman niya. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya nagsumikap para maabot ang kung anong meron siya ngayon. Gusto niyang pantayan man lang ang estado ng buhay nito dahil alam niyang hinding-hindi niya yun mahihigitan. Ngunit ngayong nangyari na nga ang gusto niya, meron pa rin pakiramdam sa loob niya na hindi niya maintindihan. Pinili na lamang niyang iwaksi yun at magpatuloy sa kanyang plano. Nang araw ding yun ay hindi na niya pinauwi pa si Atasha. Doon na niya ito pinatulog sa bahay niya upang mas makuha pa niya ang loob nito. Hinatid na lamang niya kinabukasan ng dalaga sa bahay nito para maligo at magbihis. Pagkatapos ay hinatid niya ito sa ospital. Pagkatapos naman ng shift ni Atasha sa ospital ng araw din yon, ay muli siyang bumalik sa kondo ni Matias para bumisita. Para kasi sa kanya, ay hindi naging sapat ang isang buong araw na nagkasama sila. Hi! Bati niya kay Matias nang pagbuksan siya nito ng pinto. Napadalaw ka? Tanong naman nito. Nakakunot pa ang noo. Bawal ba? Hindi naman. Nagulat lang ako. Tinaasan niya ito ng kilay. Lagi naman akong bumibisita sa'yo noon ah. Anong nakakagulat doon? Wala naman. Hindi ko lang inaasahan. Tara, pasok ka. Pumasok naman siya tulad ng gusto nito. Kumain ka na ba? Tanong sa kanya ni Matias nang maupo siya sa couch. Hindi pa, kaka-out ko lang sa ospital at dito na agad ako dumiretso. Hindi ka dapat nagpapalipas ng pagkain. Anito, sabay tayo sa kinauupuan. Stay here, ipaghahanda kita ng hapunan. Bakit ikaw? Kumain ka na ba, Matias? Nag-dinner meeting kami kanina. Busog pa ako, pero sasabayan kita. Tumikim si Atasha tapos ay sinundan ng binata sa kusina. Kung busog ka pa, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong kumain. Ayos na ako sa sandwich, yun na lang ang i-dinner ko. Sandwich for dinner? Kailan pa naging sapat ang sandwich para ipalit sa dinner, Dr. Atasha? Tanong nito habang pinaghahanda siya ng dinner. I do it a lot of times, Matias. Pag wala na akong time magluto at maghintay pa para sa takeout. Kaya pala ang payat mo. Hindi ka kumakain ng maayos. Natawa naman si Atasha. Kumakain ako ng maayos, no? Nagkakataon lang na may mga araw na masyado akong pagod, kaya hindi ko na nagagawang mag-prepare ng dinner.
And those days happen a lot, ha? Huh? Maupo ka na nga dyan. Saglit lang naman to. Sinunod naman niya sinabi nito. Naupo siya sa counter at pinanood magluto si Matias. At habang pinapanood to, hindi maiwasang isipin ni Atasha ang nangyari sa kanila 5 taon na ang nakalipas. Alam niyang kailangan nilang pag-usapan ng nangyari para itama ang mga pagkakamali nilang dalawa. At sa tingin niya, hindi na niya kayang hintayin pa na si Matias pa ang mag-initiate para mapag-usapan nila yon. Kaya naman, bago pa man masayang ang pagkakataon, ay nilakasan na ni Atasha ang loob niya para simulan ang pag-uusap na yon. Matias? Hmm? Can we talk? Kunot noon naman itong bumaling sa kanya. Anong gusto mong pag-usapan, Natasha? Gusto kong pag-usapan natin ang nangyari sa atin noon. Para saan pa? Tapos na yun, Natasha. Kalimutan na natin. Tutal ay hindi na naman na yun importante pa. Hindi, Matias. Kailangan nating pag-usapan to para hindi na natin magawa ulit sa susunod. Gusto kong maliwanagan sa kung ano ba talaga ang totoo. Sabi mo kapag may pahinga na ako, saka tayo mag-uusap ulit. Narito na ako at nakapagpahinga na. Atasha. Matias, please. Gusto kong malaman ng buo kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Hindi kita nagawang pakinggan noon at labis akong nagsisisi dahil doon. Kaya ngayon may pagkakataon na akong marinig ang sasabihin mo. Ayoko nang palagpasin pa to. Umiling-iling naman si Matias. Hindi naman na mahalaga pa yun. Saka nasabi ko na naman sa'yo kahapon, di ba? Sa'yo siguro. Oo, hindi mahalaga yun. Pero para sa akin, sobrang importante nito. I want a complete story. Kaya please, Matias, pag-usapan natin to. Ayoko nang magkamali ulit. Tinignan muna siya ni Matias ng ilang segundo bago ito huminga ng napakalalim. Sige, kung yan ang gusto mo. Saan mo gusto magsimula? Pinatay nito ang stove at isinantabi muna ang ginagawa bago ito naupo sa katapat niyang upuan. Sa anak mo, kung ayos lang sa'yo. Gusto kong malaman kung bakit siya nawala at nagkaroon ng sepsis. At kung bakit naghiwalay kayo ng nanay niya. Tumango naman si Matias tapos bumuntong hininga ulit. I had Matthew when I was 23 years old. Anak ko siya sa live-in partner ko noon. That time, yun ang buhay na gusto kong gawin sa natitirang bahagi pa ng buhay ko. Meron akong partner na gusto kong pakasalan balang araw. At meron din kaming isang anak na mahal naming dalawa. 23 lang ako noon. Nag-aaral pa ako kung paano maging ama. Pero sinisikap kong maitaguyod ang munting pamilyang binuo ko. Ngunit masyadong malupit para sa akin ang buhay. Matias, breathe. Namatay si Matthew isang buwan matapos siyang ipanganak dahil sa ilang infeksyon. Sepsis raw. Sinubukan kong lahat para iligtas ang buhay niya, pero nabigo ako. Sa kawalan ng pera at dahil na rin baby pa lang siya, kaya binawi rin agad siya sa amin. Napakasakit na ilibing ang sarili kong anak. Pero ang mas masakit ay nang iwan ako ng nanay niya pagkatapos naming ilibing ang anak namin. Umalis siya dahil lang sa hindi ko nailigtas ang anak namin. Sinisi niya ako dahil hindi ko kayang iligtas si Matthew. Sinisi niya ako dahil hindi agad namin nadala sa ospital ang anak namin. Sinisisi niya ako na ako raw ang nagpalala sa kondisyon ng anak namin. Kung nadala ko raw agad sa ospital ang anak namin, baka naagapan ng sakit ni baby. Matias, tawag niya at tumayo sa kinauupuan para lapitan nito at yakapin. Nasaktan siya sa mga narinig mula kay Matias. Hindi siya makapaniwalang pinagdaanan nito ang lahat ng yon na mag-isa. Ang tagal kong hindi nakakausap ang ama ko. Pero sinubukan ko siyang hanapin para humingi ng tulong. Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Ayun pala, may ginawa ng hindi maganda nanay ko. Siya ang dahilan ng lahat, Atasha. Nagpanggap si nanay na ako para makakuha ng pera sa aking ama. Ginamit niya ang kapatid ko sa ina para ipalabas na si Matthew yun. At ginagawa niya yun mula nang ipinanganak si Matthew hanggang sa makausap mo ang tatay ko. At malaman namin ang lahat ng ginagawa ni nanay. Unang beses yun na makapag-usap ulit kami ng tatay ko pagkatapos ng maraming taon. Tapos sa ganun dahilan pa. Pagpapatuloy nito sa kwento. Anong sabi ng tatay mo? He was very sad and disappointed. Sobra siyang nasaktan para sa apong akala niya ay kanya. Kaya galit na galit rin ako nun sa ginawa ng nanay ko, na halos magwala na ako sa harap niya. Tinanong ko pa siya kung bakit niya ginawa yun, ngunit ang tanging natanggap kong tugon ay isang tawa lang mula sa kanya. Hindi ko kailanman nakuha ang sagot na gusto ko mula sa kanya, para sa paggamit niya sa anak ko at pagsira sa aking kaligayahan. Para sa pagsira niya sa atin. Namatay si nanay na kahit isang sorry wala man lang siyang nasabi.
Hindi niya alam kung anong naging epekto sa buhay ko ng ginawa niya. Pero para sa kanya, baliwala lang ang lahat. Maging si tatay ay namatay na rin na hindi ko malang nararanasan na maging anak niya. Kaya sobrang sakit sa akin ang nangyari sa anak ko. Wala akong naging matinong pamilya. Kaya akala ko nung nagkaroon ako ng anak, magiging kumpleto na ang buhay ko. But I was wrong. Lalo lamang nawasak ang puso ko. I'm so sorry, Matias. I'm sorry for not listening and pushing you away. I regret that so much. Hindi na maiwasan pa ni Atasha ang mapaiyak sa mga narinig mula kay Matias. Hindi ko masabi sa'yo ang tungkol kay Matthew dahil hindi pa ako handa na pag-usapan siya. Hindi ko patanggap noon na nawala siya ng basta lang, nang wala akong nagawa na kahit ano para iligtas siya. Hindi mo kasalanan, Matias. Wala kang kasalanan, okay? Sorry kung ngayon ko lang naintindihan ng lahat. Anya rito bago ito dinampian ng mababaw na halik sa labi. Hindi naman maipaliwanag ni Matias ang nararamdaman niya. Ilang taon niyang iniwas ang pag-usapan ng tungkol sa kanyang anak dahil masakit para sa kanya ang pagpanaw nito. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit ito namatay. At yun din ang pinadama sa kanya noon ang ina ni Matthew. Naisip niya kung sana ay naging mas maingat at maalaga lamang siya sa ina nito, ay hindi sana yun mangyayari. Kaya ngayong nasabi na niya kay Atasha ang lahat ng ito at maramdaman ng pag-comfort nito sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Ngayon lang may nagpadama sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari sa anak niya. Sorry kung naglihim ako sa iyo, Atasha. Naiintindihan ko na ngayon ang side mo. Sorry din kung hindi kita sinamahan na maghilom sa sakit na nararamdaman mo. Imbes na damayan kita noon, hinusgahan pa kita. Tapos na yun, Natasha. Sabi mo nga, magsisimula tayong muli, di ba? Oo. Anyway, how about your ex-living partner? What happened to her? Hindi ko alam. Ang huling balita ko noon ay sumama na siya sa tiyahin niya para magtrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos noon, hindi na ako umalam ng kahit ano tungkol sa kanya. Wala akong alam sa mga pinagdaanan mo at naging bingi ako sa mga pakiusap mo noon. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko gagawin sa'yo yun. Hinding-hindi kita ipagtatabuyan. Ani Atasha at marahang hinaplos ang pisngi ni Matias. Pinanood nito ang nobya habang ginagawa yun. At ewan nito, bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso nito. Namiss kita, Atasha. Masaya ako na muli tayong nakita. Namiss din kita, Matias. Aaminin ko, natakot ako nung nalaman kong may anak ka na. Pumasok kasi sa isip ko na baka may inaagawan akong babae, na may isang bata akong tinatanggalan ng ama. At mas lalong lumaki ang takot ko nung tinanong kita tungkol sa kanila at wala kang maisagot. Hindi ko gagawin sa'yo yun, Natasha. Bukod sa tungkol sa anak ko at sa ina niya, wala na akong iba pang itinatago sa'yo. Mahal kita at alam mong ikaw lang ang babae sa buhay ko. Tumango naman si Atasha. Alam ko, kaya sobrang laki natakot ko noong hindi mo masagot ang mga tanong ko. Akala ko ay totoong lahat ng yun, kaya bago pa man lumaki ang gulo, pinili ko nang tapusin ang meron tayo at lumayo na sa'yo. Naiintindihan ko, at hindi kita masisisi. Nabulag ako sa sakit na nararamdaman ko na hindi ko naisip na nasasaktan at natatakot ka rin. Hindi ko naisip na nasaktan din kita. Anito at hinila papalapit si Atasha. Niyakap nito ng napakahigpit ang babae. May gusto rin sana akong itanong sa'yo, Atasha. Ano yun? Nung naghiwalay tayo, sinubukan kong puntahan ka pero naabutan ko kayo ni Lester at nakayakap siya sa'yo. Gusto kong malaman kung nagkabalikan kayo nung naghiwalay tayo. Masama lang ang loob ko noon. He's just comforting me. Magkaibigan na lang kami ni Lester, alam mo yan. Baka nakita mo ay yung araw din na namatay ang kapatid niya. Close kami ng kapatid niya kaya bumisita ako. At yung nakita mo na nakayakap siya sa akin, yun siguro nung nag-breakdown na ako sa pinaghalo-halong emosyon. Kaka-break lang natin at namatayan naman ako ng matalik na kaibigan. Bumuntong hininga ito at niyakap si Atasha ng mas mahigpit. Ganun ba? Pasensya na dahil hindi ko naisip ang sakit na nararamdaman mo noon. Sorry kung pinag-isipan kita ng masama. Ngumiti naman si Atasha. It's done. Hindi na importante mga yun ngayon, Matias. Ngayon, naiintindihan na ni Matias kung ano ang kulang na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Tama nga si Kelly. Si Atasha pa rin ang pipiliin niya at paulit-ulit niyang pipiliin sa bawat pagkakataon dahil mahal niya pa rin to. Nagalit man siya sa ginawang pagtaboy nito noon sa kanya,
pero naiintindihan niya na ngayon to. Dahil tama si Atasha. Nakakatakot sumugal sa isang relasyong walang kasiguraduhan. Lalo na sa tulad ng kanila na punong-puno ng mga sikreto. Kaya ngayon, gagawin na ni Matias kung ano ang tama. Ibabaon na niya sa limot ang lahat ng sakit ng nakaraan niya at magsisimula siyang muli kasama ang taong mahal niya. Kasama si Atasha. Kakalimutan na niya ang paghihiganti. Wala siyang gagawin kundi bumawi kay Atasha sa mga panahong nawalay sila. And eventually, bakayayain rin niya ito magpakasal. Mula nga ng araw ng konfrontasyon nila, naging araw-araw na ang paghatid sundo ni Matias sa nobya. Mas naging extra sweet sila sa isa't isa. Madalas ay palitan sila kung kaninong bahay matutulog. Independent si Atasha at may sarili ng bahay. Wala na rin itong mga magulang dahil pareho ng pumanaw. Kaya madalas ay sinasamahan niya ang nobya sa bahay nito. May gagawin ka ba? Tanong niya kay Atasha. Day off ng dalaga sa ospital at dinalaw niya si Atasha sa bahay. Wala naman, bakit? Yayayain sana kitang lumabas. Napangisi naman si Atasha. Inaaya mo ako mag-date? Oo sana, kung gusto mo. Tumangot ang si Atasha. Gusto ko, ngayon na ba? Napangiti na rin si Matias. Kung pwede sana. Sige, mag-ayos lang ako. Sabi nito tapos ay nagmamadaling pumasok sa kwarto para mag-ayos. Mabilis naman itong natapos kaya mabilis rin silang nakaalis. At tulad ng mga dates nila noon, sa mall sila nagpunta. I like this. Ani Atasha sa kanya nang huminto sila sa garden ng mall. Umupo sila sa gilid ng kaunti lang ang mga tao. The boba? Tanong niya. Bumili kasi sila noon bago pumunta sa garden. Umiling naman ang doktora. No, tayo. I missed us doing this kind of date. I missed walking around with you while our hands are intertwined. We can do this whenever you want, sweetheart. Namisi naman si Atasha. Pero alam mo kung ano ang pinaka-namiss ko, Matias? Ano? Our moments inside my Range Rover before. I like how we can be silent back then, but it never felt boring. I like how we can talk about every possible topic that we can argue about. And I love how I can stare at you without you noticing it. Those were the times I knew you're being defenseless. Because you never find the need to be defensive against me, Matias. Kumirot naman ang puso ni Matias sa narinig. Those moments inside your car were also my treasured moments. Simple pero memorable. Talaga? Oh. Bakit naman? Because those were the only moments that I can have your attention focused on me. Those car rides were my only chance to make you think of me. Those moments were the ones I always look up every day before. Anya, bago nagtanim ng maikli at mag-aanghalik sa labi ni Atasha, hinaplos ng hinlalaki niya ang labi nito. I love you, and all the moments we have spent and going to spend together. Sagot ni Atasha sabay halik sa hinlalaki niya. I love you more, and all the moments we will spend this lifetime. He said before giving Atasha another kiss. It was longer this time. Alam mo bang nasaktan ako nung binenta kong kotse na yun? Bakit mo nga ba siya binenta, love? Dahil ayoko maalala mga moments natin dun. Gusto ko mag-move on after we broke up. Pero sadya yatang nagayumamo ka ng husto, Mr. Manzano. Hanggang ngayon, in love pa rin ako sa'yo. Ni hindi man lang nga kita pinahirapan para magkabalikan tayo. Siguro dahil naging mabuti akong boyfriend sa'yo noon. Wala yun sa gayuma o ano paman. Sadya lang nagmamahalan tayo ng totoo. At naiintindihan ko na sinubukan mong mag-move on at kalimutan ako. Ganon din naman ako noon eh. Pero sadyang ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko, Atasha. Napakagaan naman ang pakiramdam ni Atasha simula nang magkabalikan silang dalawa ni Matias. Halos isang buwan na rin ang nakalipas simula nang nangyari yon. At wala na siyang ibang nararamdaman pa kundi kasiyahan. Blooming ata ang kaibigan ko ah. Iba talaga ang epekto ng isang architect, Matias Manzano. Nakakaganda. Ani Shena nang nakasalubong niya ito sa hallway ng ward. Nginitian naman niya ito ng ubod ng tamis. Sobrang saya ng puso ko, Shena. Akala ko noon ay sa panaginip lang ito mangyayari. Hindi ko inaasahan na mapagbibigyan pa pala ang dasal ko na bumalik na si Matias sa akin. Well, I guess ang lakas mo kay Lord. Natatawang sagot naman ito.
Baka naawa na nga sa akin kasi lagi akong umiiyak habang pinagdadasal yun. Shanna reached for her hand and squeezed it. I'm so happy for you, Aisha. Alam kong deserve mo ang lahat ng happiness na nararamdaman mo ngayon. Pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan mo, it's about time na maging masaya ka naman. Thanks, Shin. I will pray for your happiness too. Ay, yan. Maganda yan. Total, malakas ka naman kay Lord. Sige, idamay mo na rin ako. Anito na pareho nilang ikinatawa. They continued talking until they were stopped by someone. And that someone was Kelly. Pwede ba kitang makausap, Atasha? Anito nang makalapit sa kanila. May problema ba? Tanong niya rin. Umiling naman to. Wala. Gusto lang talaga kitang makausap na tayong dalawa lang, Atasha. Please, importante lang. Napabuntong hininga naman siya bago lumingon kay Shanna para magpaalam na kakausapin muna niya si Kelly. Sumang-ayon naman si Shanna, kaya inaya na niya si Kelly sa labas ng ospital para makapag-usap sila. Ano nga yung sasabihin mo? Baling niya rito nang makarating sila sa garden ng ospital. Gusto ko lang sabihin na layuan mo na si Matias, Doktora. Kumunot naman ang noo ni Aisha. Bakit ka naman gagawin yan? Kelly hissed. I'm doing this for your own good, Doktora Atasha. Kaya makinig ka na lang sa akin. Layuan mo na si Matias habang maaga pa. Paano ko gagawin yan kung hindi mo naman sinasabi sa akin ang dahilan? Masasaktan ka lang. Kaya please lang, iligtas mo ng sarili mo habang maaga pa. What do you mean iligtas? Atasha! Naputol lang sasabihin ni Atasha dahil sa tawag ni Matias galing sa likod nila. Matias! Tawag niya rin. Lumapit ito sa kanila at agad siyang hinila palayo kay Kelly at itinago sa likod nito. Ayos ka lang ba ha? Tanong ni Matias sa kanya. Tumango naman siya at nagtatakang sumagot. Ayos lang ako. Ano bang nangyayari? Matias shook his head before he turned to face Kelly. What the f*** are you doing, Kelly? Why are you here? Galit na tanong ni Matias sa kaibigan. Umiling naman si Kelly. Gusto ko lang siya makausap, Matias. Bakit? Ano pinaplano mo, ha? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Hindi mo ba maintindihan yun? Si Atasha ang hindi naiintindihan ang nangyayari rito, Matias. Hindi ako. Shut your mouth, Kelly. Wala kang alam. Hindi mo alam ang totoo. Ako pa? Ako pa ang walang alam? Talaga ba, Matias? Baka si Atasha ang walang alam. Natatawang sagot ni Kelly. What are you two talking about? Matias. Singit ni Atasha sa usapan ng dalawa. Umiiling na bumaling naman sa kanya si Matias. Wala to. Huwag mo nang isipin. Balik ka na sa loob ng ospital. Susunduin na lang kita ron pagkatapos namin mag-usap ni Kelly. Narinig naman nila ang pagtawa ni Kelly. Dahilan ng paglingon nila rito. Wala? Talaga ba, Matias? Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo, ha? Hamon ni Kelly. Galit na galit si Kelly, ngunit bakas rin ang sakit sa mukha nito at boses. Anong totoo? Kunot noong baling ni Atasha kay Matias. Hindi na makatiis alamin kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Umiling ulit si Matias at hinuli ang kanyang siko. It's nothing, love. Don't listen to her. Sige na, please. Pumasok ka na sa loob. Humalakak ulit si Kelly. Don't listen? Bakit hindi mo masabi sa kanya na ginagamit mo lang siya, Matias? Na paghihiganti lang ang gusto mo sa kanya at utong-uto mo siya sa pag-iisip na kayo pa rin sa huli. Kelly! Matias' voice thundered as he shouted at Kelly. Matias? Leave, Kelly. Umalis ka na habang kaya ko pang unawain itong ginawa mo sa akin. Umalis ka na, pakiusap. Matias, I'm sorry. I'm so sorry, Matias. Anito, tila natauhan sa mga pinagagawa nito. Leave, Kelly. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan. No, sorry na. I'm really sorry. Gusto ko lang namang mapansin mo rin ako. Namahalin mo rin ako. I said leave. Sigaw ulit ni Matias, kaya wala nang nagawa pa si Kelly kundi ang umalis habang humahagulgol. Habang halos hindi naman makahinga si Atasha dahil sa pinaghalo-halong emosyon na nararamdaman niya sa mga nalaman. Pakiramdam ni Atasha ay nakalutang siya sa ulap dahil halos hindi na niya nararamdaman pa ang mga nasa paligid niya. Bumaling sa kanya si Matias at hinawakan pa nito ang mga kamay niya habang nagsusumamo ang mga mata nito.
Atasha, please, listen to me. Totoo ba yun, Matias? Mahina niyang tanong rito. Hinintay na sumagot ito ngunit ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin itong sinasabi. Humigpit lamang ang hawak ni Matias sa kamay niya at nagsimula na rin umiyak. Marahas niyang hinila ang mga kamay niya mula sa pagkakahawak ni Matias at malakas na pinagsasampal to. Ano, Matias? Sumagot ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba? Ganito na lang ba tayo palagi? Palagi ka na lang mananahimik sa tuwing gusto ko ng paliwanag. I thought nagkaintindihan na tayo na wala ng lihiman, na magiging open na tayo sa isa't isa. Now tell me for the last time, totoo ba mga sinabi ni Kelly? I'm so sorry, love. That was a big mistake. Hindi ko dapat binalak yun. Kung nasaktan na siya nang marinig ang usapan ng dalawa, mas nasaktan siya ngayon sa kumpirmasyon na galing kay Matias. How dare you? I'm sorry, Asia. Magpapaliwanag ako. Makinig ka muna sa akin, please. Anong ipapaliwanag mo, ha, Matias? Kung paano mo pinag-isipang mabuti ang mga plano mo? Kung paano mabinilog ang isip ko para mapaikot sa mga palad mo? Ganun ba, ha? Sumagot ka? Hindi, Atasha. Please, makinig ka muna. Nakikiusap ako. Makinig ka muna. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap nito. Umiling-iling naman siya at umatras dito. Akala ko ayos na tayong Matias. Umasa ako. Naniwala ko na mahal mo pa rin ako dahil mahal na mahal kita. Pero bakit ganito? Sana sinabi mo na lang sa akin na sobrang laki pa rin pala ng galit mo sa akin. Handa naman akong tanggapin yun. Handa naman akong harapin ang galit mo. Pero para gawin mo to sa akin? Grabe ka naman. Umiling si Matias. Eh, hindi, love. Please, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Please. Mapait siyang umiti kay Matias habang parang ilog na walang tigil sa pagdaloy ang mga luha niya. Gusto mo akong saktan, hindi ba? Gusto mong iparamdam sa akin yung sakit na pinaramdam ko sa'yo nang iniwan kita? Well, you succeeded. Nasaktan mo na ako. Sobra-sobra, Matias. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko na mamanhid na ako. Congrats dahil nagtagumpay ka sa plano mo. Umatras pa si Atasha ng isang hakbang. Ngunit kinabig na siya ni Matias sa mga bisig nito. Niyakap siya nito ng napakahintit. Ramdam naman niya ang panginginig ng buong katawan ni Matias sa pag-iyak. Mahal kita, Atasha. Mahal na mahal kita. Wika ni Matias sa pagitan ng pag-iyak. Patawarin mo ako kung naisipan kong gawan ka ng hindi maganda. Pero pangako, nawala na sa isip kong planong yun nang bumalik ka sa akin. Dala lang ng bugso ng damdamin kaya nasabi ko noon na maghihiganti ako sa'yo. Kelly was with me nung sinabi ko mga naisip kong yun. Akala niya, totohanin ko. So you really plan to get revenge on me? Nangihina niyang tanong rito. Patawarin mo ako, please. Parusahan mo ako. Tatanggapin ko lahat. Huwag mo lang akong iwan ulit, Atasha. Please, love. Nagmamakaawa ako sa'yo. How did we end up like this, Matias? Gusto ko lang namang magmahal. Gusto ko lang makitang mahalin at maging masaya kasama mo. Pero bakit ganito? Bakit puro na lang sakit ang binibigay sa atin ito? No, please. Don't say that. Hindi mo ba napansin na mas maayos tayo nang magkahiwalay tayo? Mas tahimik at walang sakit? Mas okay tayo nung naghiwalay tayo, Matias? Hindi, Atasha. Hindi ako okay nung iniwan mo ko. At hindi ako magiging okay kahit kailan kung wala ka. Anito at mas lalong hinigpitan ang yakap sa kanya. Matias, nagkakasakitan na naman tayo. Nasasaktan na naman tayo. Hindi ko na kaya. Matias shook his head and cried more. Ako, kaya ko pa. Lalaban pa ako, Atasha. Hindi ako susuko. Please, wag mo naman akong sukuan ulit. But you want revenge on me. That's insane. Inaamin ko, ginusto kong magiganti sa'yo. Pero noon yun, nung hindi ko pa nakikita kung paano ka rin nasaktan sa mga nangyari. Noon yun nung akala ko na inabandona mo ako dahil lang sa may anak na ako at mahirap lang ako. Mahal na mahal kita, Matias. Paano mo naiisip ang mga negatibong bagay na yan sa akin? Mahal na mahal din kita, Atasha. Please, pag-usapan natin to. Ayusin natin to. Hindi ko nakakayanin kung mawawala ka ulit sa akin. Umiling siya at marahan itong itinulak. Gusto ko munang magpahinga at mag-isip, Matias.
Please, hayaan mo muna ako. Nagulat naman siya nang biglang lumuhod si Matias sa kanyang harapan. Huwag mo akong iwan. Nakikiusap ako, Atasha. Please, huwag mo akong iwan. It breaks Atasha's heart. Sobra-sobra ang sakit na nararamdaman niya mula sa mga nalaman galing kay Kelly. Pero ang makita si Matias na nakaluhod sa harap niya ay sadyang mas masakit para sa kanya. Tila binabalik siya nito sa nakaraan kung saan ganito rin ang nangyari. Silang dalawa ni Matias na umiiyak. Siya na aalis habang si Matias ay nagmamakaawa na huwag niya itong iwan. Kaya naman bago pa ulit siya makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan niya lang ulit sa huli, minabuti na lamang niyang huminahon. Lumuhod din siya sa harap ni Matias tapos ay hinawakan ng magkabilang pisngi nito. Hindi kita iiwan, Matias. Gusto ko lang mag-isip. Gusto ko lang magpahinga. Pagod na akong masaktan. Sabi niya rito. Sasama ako. Sasamahan kita, Atasha. Pakiusap. Pag-usapan muna natin to. Pakinggan mo muna ako. Iyak ni Matias sa kanya. Mag-uusap tayo, Matias. Pero mas mabuti kung magpahinga muna tayong dalawa. Huwag mo akong iiwan. Pakiusap. Hindi, Matias. Pangako. Anya, kaya kahit alam niyang labag sa loob ni Matias na gawin ang gusto niya, sumunod pa rin to. Hinatid siya nito sa bahay niya at umalis rin pagkatapos. Hindi naman siya kinulit nito, pero palagi pa rin itong pumupunta sa bahay niya at sa ospital para ihatid at sunduin. Pagkatapos nun, iaalis niya ito. Halos 2 linggo rin silang ganun. Kumalma na rin siya at nakapag-isip na. Kaya naman, nang dumating ang Biyernes ng gabi at sunduin siya ni Matias galing sa ospital, ay sinabihan niya ito na sa kondo na nito sila dumiretso, imbes na sa bahay niya. Nagulat naman si Matias sa sinabi niya, ngunit wala itong sinasabi. Nag-drive lang ito hanggang sa makarating na sila sa building ng kondo nito. Let's talk. Simula niya na makarating na sila sa kondo unit nito. Kukuha muna ako ng maiinom. Anong gusto mo? Tubig lang. Sumunod naman si Matias at nang bumalik ito at ilapag ang baso ng tubig sa harap niya, ay naupo na ito sa katapat nitong couch. Nakapag-desisyon ka na ba, Atasha? Simula ni Matias. Oo, pero bago ko sabihin kung anong desisyon ko, gusto ko munang malaman kung bakit naisip mong wag nang ituloy ang plano mong paghihiganti sa akin. Kasi mahal kita, Atasha. Nagalit ako, oo. Pero hindi kaya ng galit ko nakalimutan ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya imbis na magalit lalo, ituloy yung plano ko maghiganti. Mas minahal pa kita. Paano ako maniniwala na nagsasabi ka ng totoo? Sobra na tayong nasaktan pareho. Kaya kung hindi totoo na mahal kita, hindi mo na ako makikita sa harap mo. Hindi na ako maglalaan pa ng oras para maghabol sa'yo. Maipapangako mo ba sa akin na hindi na ulit mangyayari to? Nawala ka nang itinatago sa akin? Oo. Ipinapangako ko rin na gagawin ko lahat para hindi mo na maisip na pwede kitang nakuhin at sakna ulit. Tumango rin naman si Atasha at hindi na nagsalita pa. Wala na siyang masabi pa. Kung may natutunan man siya sa mga nangyari, yun ay ang umunawa at magtiwala. At ngayon, pinipili niyang ibigay kay Matias ang pangunawa, tiwala at pagmamahal na kailangan nito at kailangan niya rin. Naging masyadong sinsero nga si Matias sa mga sinabi nito sa kanya, na halos wala na itong ginawa kundi ang ipaalala at patunayan sa kanya na malinis ang intensyon nito sa kanya. Natotoo talaga ito sa kanya. Pinuto na ni Matias ang kahit anong ugnayan nito kay Kelly. Para kasi kay Matias ay hindi na nito kayang makipagkaibigan pa sa taong puno ng galit at inggit sa puso. Tinanggap naman ni Kelly ang naging desisyon ni Matias kahit na masakit. Naghiwalay sila bilang magkaibigan na nakapag-usap ng maayos. Mag-move on na raw ito at kakalimutan na si Matias. May gagawin ka ba bukas? Tanong ni Matias kay Atasha. Nakasandal siya rito habang sinusuklay ni Matias ang buhok niya. Simula na magkaayos sila ay palagi na siyang nasa kondo ni Matias. Kaya naman ang tanungin siya nito kung gusto niya bang lumipat na kasama nito doon ay hindi na siya tumanggi pa. Wala naman, bakit? Kung papayag ka, gusto ko sanang bumisita sa sementeryo mamayang hapon at isasama kita. Bibisitahin mo ang lolo at lola mo? Oo, pati na rin sana si Matthew. Birthday niya kasi ngayon eh.
Pero kung hindi ka komportable, ayos lang naman kung hindi ka sasama, love. Sasama ako. Gusto ko rin silang mamit. Sagot naman ni Atasha. Matias smiled at her and pulled her closer to his chest. Sinuklay nito muli ang buhok niya. Anong oras mo gustong pumunta, love? Nakibit-balikat si Atasha. Kung anong oras mo gusto, off ko naman ngayon eh. Off mo rin naman sa work. Ayos lang ba ang alas 3 ng hapon? Ayos lang. How old Matthew was supposed to be now, love? 12 years old. Tumango si Atasha at inabot niya ang mga pisngi ni Matias at hinaplos yun. I'm curious what he was supposed to look like. Ngumisi naman si Matias, tapos ay mayabang ng sumagot. He looks exactly like me. He was my carbon copy. Another heartbreaker, ha? Huh? Nakangiting pangaasar niya. Pogi lang talaga kami, love. And you know it really well, ha? Huh? Natawa naman to. Main love ka ba sa akin kung hindi ako gwapo? Ako yata ang pinakagwapong janitor noong araw kaya nag-stone mo ako nun. Tumawa si Asia. Ang yabang mo. Saan ang yabang dun? Nagkatanong lang ako kaya sumagot ka. Magkakagusto ka ba sa akin kung hindi ako gwapo? Tanong nito ulit sa basic six sa leeg ng nobya. Stop! It tickles Matias. Sumagot ka muna. Ulit nito. Pero tawa lang siya ng tawa. Sagot, Atasha. I don't know. See? Nagustuhan mo lang talaga ako kasi gwapo ako. Hindi, no. I fell for you because you were so nice to me. And you always say things that made my heart flutter. Tumaas naman ang kilay ni Matias. Tulad ng? When you told me once that I look better when I smile. You really do. What else? Nung pinapaalala mo sa akin na ang opinion ng ibang tao ay hindi ang magsasabi kung sino ako, kaya hindi ko dapat isipin ang sinasabi nila. Lagi rin akong sinasabihan ni Mami ng tukol dyan, pero hindi ko pa rin maiwasang maapektuhan ng mga bagay na nagsasabi sa akin na masama. Pero nung ikaw na nagsabi niyan, nagawa ko yung gawin. Pinaniwala mo ko na wag na silang pansinin. You said that with piercing eyes, that I wish to be you. But then, I realized that I wanted you to be mine instead. Napaawang naman ang labi ni Matias sa mga narinig galing sa kanya. I started loving you after that, Matias. Patuloy niya pa. I love you. Tanging nasabi lamang ni Matias. Natawa naman si Atasha. They talked more while cuddling until it was time for them to go. Nauna siyang mag-asikaso kaysa kay Matias. Kaya naman nang matapos siya ay saktong tapos na rin to. Pogi, komento niya nang lumabas si Matias sa walk-in closet nila. Ngumisi naman si Matias at lumapit sa kanya. Itinungkod nito ang mga kamay sa magkabilang gilid niya at yumuko para bigyan siya ng halik sa labi. Ang ganda mo palagi, Doktora. Ganti nito. Hindi naman niya maiwasang kiligin, kaya bago pa man magbago ang isip niya tungkol sa pag-alis ay tumayo na siya. Tara na nga. Baka hindi na tayo makaalis pag naglandian pa tayo. Hindi naman na umangat pa si Matias at imbes ay naglahat ng kamay sa kanya. Tinanggap niya yon at magkahawak kamay silang naglakad palabas ng unit nito at pumasok ng elevator. Hindi naman ganun katagal ang naging biyahe nila papunta sa sementeryo at nagawa pa nilang bumili ng mga bulaklak at maliit na cake. These are my grandparents, love. Simula ni Matias nang marating na nila ang libingan ng grandparents nito. La, lo, this is Atasha, the love of my life. Hello po, nice meeting you po. Bati rin ni Atasha sa puntod na tila ba kausap talaga ang mga lolo at lola ni Matias. Nanatili sila doon ng halos 20 minuto bago sila pumunta sa kinaroroonan ng anak ni Matias. Why is he buried far from your grandparents? Hindi maiwasang tanong ni Atasha habang naglalakad sila pupunta roon. Gusto ng nanay ni Matthew na dun siya. Kasama ng iba nilang kamag-anak. Ganun ba? Narating nila ang puntod ng anak ni Matias. Tumayo si Atasha sa gilid nito habang si Matias naman ay agad na inilagay ang mga bulaklak at cake sa tabi ng lapida nito. Matthew C. Manzano, October 9, 2011 to November 9, 2011. Basa ni Atasha sa nakasulat sa lapida nito.
12 years old na sana ito ngayon. 12 taon na ang nakalipas, ngunit nakikita pa rin ni Atasha kung gaano kasakit para kay Matias ang pagkawala ni Matthew. Alam niya rin na hanggang ngayon ay hinihiling pa rin ito na bumalik ang anak nito dito. Happy birthday, Matthew. 12 years old ka na sana ngayon. Sana'y nabigyan pa ako ng mas maraming oras para makasama ka, anak. Kaya na sanang ibigay sa iyo ni tatay ang lahat ng hiling mo. Toys, gadget, anything that makes you happy, son. Sorry kung napabayaan ka ni tatay noon. Kung may babalik ko lang ang lahat, anak, gagawin ni tatay ang lahat, mabuhay ka lang. Sorry, son. Mahal na mahal ka ni tatay. Sana sa kabilang buhay, magkasama tayong muli para makabawi si tatay sa'yo. Humakbang si Atasha papalapit at tumabi kay Matias. Hinawakan niya ang kamay nito tapos ay pinisil yun. This is your tita Atasha, anak. She's my fiancé. Pakilala ni Matias sa dalawa. Hi, Matthew. Happy birthday. I'm happy your tatay finally brought me here to meet you. Wika ni Atasha sa lapida ng bata. Isn't she pretty, son? Ani Matias na tila kausap ang anak. Namumula na rin ang mga mata nito sa pagpipigil na umiyak. I love her so much, son. I know na magugustuhan mo rin siya. Alam mo ba ang doktor si Tita Atasha mo? She can heal you, son. I love your tatay so much too, Matthew. I promise na ako na bahala sa kanya dito. Hindi na siya mag-iisa kailanman. Palagi na ako nasa tabi ng tatay mo. Napangiti naman si Matias at pinisil ang kanyang kamay. I really wish he was still here, love. When he's ready, Matthew will come back to you, Matias. Hiling ni Atasha na paghanda na si Matias at sa pamamagitan niya ay bumalik si Matthew para kay Matias. Alam niya na ang pagkakaroon ng anak ang tuluyang makakahilom sa hanggang ngayon ay sugat ang puso ng kanyang nobyo. Matias! Pareho silang napalingon ni Matias nang may tumawag dito para tingnan kung sino yon. At isang babae ang bumungad sa harapan nila. Buti na padalaw ka. Akala ko'y nakalimutan mo na si Matthew. Sabi pa ng babae. Bakit ko naman kalilimutan ang anak ko? Malamig na sagot ni Matias. Napasulyap si Atasha sa nobyo at kita niyang nakakunot ang mga noon nito. Hindi kasi kita naaabutan dito ng mga nakaraang kaarawan ni Matthew. Kaya naisip ko na nakalimutan mo na siya. Siguradong masaya si Matthew na makita ang sabay ang kanyang mga magulang na dumalaw dito. Hindi mo ko kailangan makita na bumibisita dito para lang hindi mo isipin na nakalimutan ko ng anak ko. At kahit hindi niya karawan ay dinadalaw ko naman talaga siya palagi. Umatras si Matias, tapos ay pinadaustos ang palad nito sa likod ng baywang ni Atasha nang lumapit ang babae para ilagay ang mga bulaklak na dala nito sa tabi ng lapida ni Matthew. Inilapag rin nito sa tabi ang maliit na cake at kandila. Pagkatapos ay lumingon nito sa kanila. Napako ang tingin nito kay Atasha. May kasama ka pala? Anito kay Matias. Tinaas ni Matias ang kanyang kilay. Para bang naiirita ito sa babae? Oo, girlfriend ko. Atasha, this is Joanna, Matthew's mother. Pakilala nito sa dalawang babae. Tumango si Atasha rito at ngumiti. Nice meeting you, Joanna. Nice meeting you too, Atasha. Bati rin nito bago muling gumaling kay Matias. Maganda siya. She really is, inside and out. Ngumisi naman si Joanna at muling gumaling kay Atasha. How does it feel to have him at his best, Atasha? Kumunot naman ang noon niya sa sinabi nito. Tila may laman ng tanong nito. What do you mean, Joanna? I had him at his worst and lowest. So I want to know how it feels to have him at his best. Joanna! Matias called her out, warning her. Ano? Masama bang magtanong, Matias? Curious lang ako, okay? Balita ko kasi successful architect ka na ngayon. Kaya sigurado ako maganda na ang buhay mo. Tumaas naman lalo ang kilay ni Atasha sa sinabi nito. At hindi nakatiis na sumingit sa dalawa. It is, sabi ni Atasha. It's so nice. I cannot wait to marry him. But just so you know, we've been together even before he became successful. So, I guess, I also had him at his worst and lowest. Alam niyang ex-live-in partner ito ni Matias. Pero wala itong karapatang magsalita ng ganoong bagay tungkol kay Matias. Ito nga ang nang iwan kay Matias noong panahong lugmok ang binata.
Ganun ba? Ang sarap siguro sa pakiramdam na walang iniisip, no? I mean, kayang-kaya na niyang mag-provide ngayon. Ang swerte mo, Atasha. I would rather say I'm blessed to have him. Matias is nothing but very responsible. Did you know that I met him noong walang-wala siya at isa siyang janitor? Kaya masasabi kong hindi ko siya iniwan kahit noon pa man. Tila natigilan naman si Joanna, pero nagawa pa rin itong mga twiran. Talaga? Sana lang ay nagawa niya rin yun sa anak niya noon. Nagtagis ang bagang ni Matias sa narinig. Ito na naman sila, nagsisisihan. Ginawa akong lahat ng makakaya ko para sa anak ko, Joanna. Alam mo yun, hindi mo yun makita dahil nabulag ka na sa isiping wala akong silbing tatay at partner noon. Pero alam na alam mong ginawa akong lahat. Kahit sa tatay ko, alam kong sinubukan ko lumapit kahit na ganito ko sa kanya. Sabi ni Matias, baka sa tono nito ang inis at pagpipigil na sumigaw. Kung ganon, hindi naging sapat yung sinasabi mong ginawa mong lahat. Dahil kung totoo yan, narito pa rin sana si Matthew. Matias has nothing to do with your son having sepsis, Joanna. Singit naman ni Atasha dahil hindi na niya natitiis ang paninisi nito kay Matias. Tiningnan siya ni Joanna ng masama. Ano bang alam mo sa kondisyon ng anak namin, ha? Ngayon ka lang dumating sa buhay ni Matias, kaya wala kang alam. I know, but Matias told me everything. Sepsis may occur before or after birth. And in Matthew's case, his infection started even before he was born. It started inside you para sa iyong kaalaman. So are you blaming me for my son's death? Galit na bulalas ni Joanna. No, I'm not blaming you, but informing you that it was not Matias' fault that Matthew caught sepsis even before he was born. Kung inalagaan mo lang sana ang sarili mo habang nagbubuntis ka noon, hindi sana magkakaroon ng sepsis ang anak nyo. Kaya sana huwag mong isisi lahat kay Matias. Ikaw ang higit na responsible sa kalusugan ng baby mo sa sinapupunan mo. That would have been prevented if he was capable of providing all the care his son needs. Kaya huwag mong idiin sa akin ng sisi, Atasha. You don't know how irresponsible he is back then. Understandable, but you should have understood his financial capabilities back then too. Matias said he did everything he could to save your son. And that is always better than doing nothing. He worked night and day para sa inyo ng anak nyo. Sana lang na-appreciate mo rin yun, imbis na maliitin ang paraan niya ng paghahanap ng pera para sa inyo. That's still not enough. Kaya swerte mo talaga dahil kayang-kaya na niyang ibigay ang lahat sa iyo ngayon. I earn my keep. I don't really rely on him financially. Sagot niya rito para matigil na ito sa kakasatsat na para bang nakaasa siya kay Matias. You work? Talaga ba? Hindi halata sa'yo. Mukha kang prinsesa na hindi mo lang pwedeng pagpawisan. Inis man ay ngumisi na lang si Atasha. I always get that compliment. But yeah, I have a job. I work. Ano naman trabaho mo? Sa opisina? Tagatanggap ng tawag at tagasagot ng emails? Mukhang hindi ka pwede sa mabibigat na trabaho eh. Hinagot pa nito ng tingin ang kabuuan ni Atasha. Umiling siya at muling umiti kay Joanna. Contrary to that, I'm a neurologist, a doctor. May himig ng pagmamalaki niyang sagot. Hanggat maaari ay ayaw niyang ipagyabang ang propesyon niya. Pero nararamdaman niyang pati siya ay minamata na rin ni Joanna base sa ayos niya at itsura. Big time ha? Bagay kayo, an architect and a doctor. Sabi na lang nito sabay sulyap kay Matias. Akalain mo nga namang makasilu ka ng big time girlfriend? San ba tutungo ang usapang to, Joanna? Porke ba mahirap lang ako at pa-extra-extra lang doon sa trabaho? Wala na akong karapatan magmahal na gaya ni Atasha? Ikaw ba? Simula nang iwan mo ako. Ano na bang napatunayan mo para maliit-maliitin mo ako sa harap ng girlfriend ko at sa harap ng puntod ng anak natin? Kastigo ni Matias dito. Umirap si Joanna. I own a business now at may asawa at anak na rin ako. Tinapos kong pag-aaral ko matapos kong palayain ang sarili ko sa'yo. Palayain? Wow, para namang kinulong kita noon. Tama naman ah, kinulong mo ako sa kahirapan. Kaya tinaga ako sa bato noon na hindi na ako babalik sa'yo. Pero masaya ako sa mga narating mo ngayon sa buhay. Sana lang sa susunod na magkaanak ka, hindi na mangyari na pabayaan mong mamatay na lang ang anak mo dahil wala kang pera sa panahong kailangan siyang ipagamot. Are you still mad at me, Joanna? It's been 12 years.
Ako, galit pa rin? No. Pero hindi ko makakalimutan ang mga pinagdaanan namin ni Matthew noon sa piling mo. Piling na matutulala ka na lang dahil wala naman ako mapipiga na pera sa'yo. Piling na mamamatay na sa taas ng ligtat ang anak natin, pero hindi madala sa ospital dahil sa kahirapan. At kung kailangan ng pera, saka ka lang kikilos. Ayoko nang balikan ng ganoong buhay, Matias. Kaya good luck sa inyong dalawa. For Matthew, sana nga hindi mo na iparana sa magiging anak niyo ni Atasha ang pinaranas mo nun sa amin ni Matthew. Bye, Matias. He will not, Joanna. Thanks for the long words. Singit ni Atasha. Maangas na umiti lang naman si Matias. Napairap naman si Joanna at hindi na umimik hanggang sa magpaalam na ito ng tuluyan na aalis na. Wala na silang narinig pa rito pagkatapos. Hinihiling na lang niya na sana ay hindi na rin ito isipin pang kasalanan ni Matias ang pagkawala ni Matthew. Habang silang dalawa naman ni Matias ay nakibit-balikat na lamang. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi rin nila pinababayaan ang ibang tao na tapak-tapakan lang sila. Dahil lang sa mas pinili nila ang katahimikan kaysa ingay. You know what? I'm glad that you didn't end up with her. Though not because I wanted you. But God, she's going to be a Godzilla as a wife in case. And I'm not pleased with how you let her say those words to you, love. Kaya sorry kung sumasabat ako sa usapan niyo. Ani Atasha kay Matias nang makabalik na sila sa sasakyan nito. Natawa naman si Matias. Ganun talaga yung magsalita dati pa. Nasanay na ako. And yeah, I am glad as well na hindi siyang naging asawa ko. I can't imagine what I would have missed if I ended up with her. You shouldn't have let her speak to you like that. And I'm sure as hell that you won't even think of that in case you really ended up with her. I know you. You won't even glance at someone else when you're in love. Then I guess I'm glad she left me just because she thought I cannot give her a good life. Though I am only successful now because of you. What? Alam mo naman yun eh. Sinabi ko na yan, di ba? Ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit pinilit ko maging architect. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka nakontento na ako sa kung ano lang ako noon. That would really be a waste if you didn't pursue your career though. Regardless of the reason, because you're very good at your profession, Matias. Inabot naman ni Matias ang kamay niya at pinisil yun. I never doubted your talent, Matias. And I will be forever fascinated by how great you are at it. Ani pa niya. I will be your forever cheerleader. Dagdag niya. Lumapit pa siya rito at binigyan ito ng halik sa pisngi. Lalayo na sana siya nang pigilan siya ni Matias. Kung ganun, magpakasal na tayo, Atasha. Pakasalan mo na ako. Ha? Hindi ba masyadong mabilis? Naseremonan ka lang ni Joanna kanina, biglang nagyayaya ka na agad magpakasal? Mabilis ba? Baby, we have wasted 5 years of our relationship. It's been long overdue. At hindi ko na yata kayang maghintay pa ng mas matagal. Gusto ko rin patunayan na kay Joanna at sa lahat na kaya kong gawin ang lahat para sa'yo at sa magiging anak natin. Natawa naman siya. Kailan mo pala gusto kung ganun? Kung pwede ngayon, bakit hindi? Hindi naman pwede yun, no? Marami pa tayong kailangang ayusin. Baka abutin ng isang buwan o mahigit pa. Ang tagal naman. Nakibit-balikat naman si Atasha. Tila ba nag-iisip si Matias ng paraan? Alam ko na lang, may mas mabilis nga pala na paraan. Kaso baka hindi mo yun gusto. Alam kong pangarap mong magkaroon ng magandang kasal. Pero pwede pa rin naman natin gawin yun pagkatapos natin gawin ang nasa isip ko. Tinaasan naman ito ni Atasha ng kilay. Ano bang nasa isip mo, Matias? Wes, Atasha, pwede tayong mag-civil wedding muna. Tapos saka na tayong mag-church wedding kapag handa na ang lahat. Hindi ba mas magastos kung magdadalawang kasal pa tayo, love? Handa akong gumastos para lang sa pangarap mong kasal, Atasha. Basta makasal ka lang sa akin. Seryosong saad nito. Natawa lang naman si Atasha. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang seseryosohin yun ni Matias dahil 2 linggo simula nang mapag-usapan nila ang tungkol doon ay nagawa nitong makasal silang dalawa sa Wes. At tulad din ng pangako nitong maikakasal pa rin sila sa simbahan, tinapad din yun ni Matias 1 buwan pagkatapos ng kanilang civil wedding. Halos wala na tuloy paglagyan ng kaligayahan ng puso ni Atasha sa mga nangyari. At mas lalo pa silang nagalak nang mabuntis agad si Atasha.
Mateo Atticus. Banggit niya sa pangalan ng bagong silang na anak nila ni Matias. Isang taon na ang nakalipas at masyado ng maraming nangyari simula ng ikasal silang dalawa. At sa lahat ng mga yun, ito ang pinaka hindi nila malilimutan. Ang pagsilang ng kanilang unang anak. Tila ba dininig agad ng Diyos ang hiling niya noon na ibalik nito si Matthew sa asawa niya. Kitang-kita niya ang kaligayahan kay Matias at kasabikan na maging ama simula pa noong magbuntis siya. Kamukha niya si Matthew Law. Hindi makapaniwalang sambit ni Matias. Ngumiti naman si Atasha. Talaga? Tumango si Matias tapos marahang ipinulupot ang mga braso nito sa kanilang dalawa na mag-ina. Thank you, love. Sobrang saya ko. Ngayon mo sabihin sa akin kung talaga bang sapat na ako para sa'yo, ha, Mr. Manzano? Asar niya rito. Noong nakaraang nag-birthday kasi si Matias at niregaluhan niya ito at sinabi nitong hindi na nito kailangan pa ng kahit anong regalo dahil siya lang ay sapat na para rito. Matias pulled away and cupped her face. Higit ka pa sa sapat, Atasha. Wala nang higit pa sa'yo para sa'kin. At ang anak natin, siya ang patunay kung gaano kita kamahal. I promise na gagawin ko lahat para sa inyo. Hinding-hindi ko hahayaang pagsisihan mo na minahal mo ko, Atasha. Hinding-hindi ko hahayaang maulit na naman ang masamang nakaraan ko. Salamat, love, for accepting me kahit ano pa man ako noon at ngayon. Mahal ka rin namin, Matias. Ako, si Matthew at si Mateo. Mahal na mahal ka namin. Huwag ka mag-alala dahil hindi na kita iiwan. Till death do us part. Sa hirap man o ginhawa, magkasama natin itataguyod ang pamilyang binuo natin. I love you, Matias. Sa mga sinabi niya, ay biglang umalpas ang butil ng luha sa pisngi ni Matias. Salamat, love. I love you more. Thank you for coming back again. Thank you for not giving up on me. Thank you for giving me a second chance. And thank you for completing me. I feel like home in your arms. You cured my mind, heart, and soul. You made me the happiest man on earth. Akala ko noon, hindi ko na magagawa pang magmahal at magpatawad. Dahil sa mga karanasan ko sa pag-ibig at hamon ng buhay, wala akong inisip noon kundi ang magpayaman na lang. Pero nang bumalik ka sa buhay ko, binago mo ang lahat sa akin, wife. Sabay gawad nito ng halik sa noon ni Atasha, maging sa baby nila na himbing na natutulog. Pero tila ba nakikinig sa kanilang mag-asawa? Dahil kahit natutulog ito, ay may sumisilay ng ngiti sa munti nitong mga labi. Tila ba masaya ito para sa kanilang mag-asawa? Sa pagsasama nila, marami na silang natutunan. Ngunit sa lahat ng yon, apat na bagay ang palagi nilang inuuna. Ang apat na pinaka-importanteng aspeto sa isang relasyon. Pagmamahal, tiwala, pag-unawa, at pagbibigay ng pagkakataon. Sobra-sobra sila noon sa pagmamahal para sa isa't isa, ngunit kulang naman sa tatlong aspeto. Kaya naman ngayong nabigyan silang muli ng pagkakataon na ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan noon, sisiguraduhin na ni Matias at Atasha na hindi na sila magkukulang pa sa tiwala, pang-unawa, at pagbibigay ng tamang pagkakataon. At ngayong mag-asawa na sila, magkasama nilang pagtitibayin ng kanilang relasyon. Magkasama nilang haharapin ang lahat ng hamon sa panibagong yugto ng kanilang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.